Sa inyong lahat. Sa araw na ito po, ang ating pong iluluto ay ito pong goto. At ang ating pong mga sangkap na kakailanganin ay ito pong karne po ng baka. Bali, 1 pound po ito na hiniwa-hiwa na po na karne po ng baka. Malambot na klase lamang po ito na baka, kaya hindi ko na po siya kailangang ilaga muna. At gagamitan din po natin ng libro or ito pong tuwalya ng baka, beef tripe po ang tawag dito sa English, na ilaga ko na rin po siya at hiniwa-hiwa ko po na ganito kalalaki. At ang iba pa pong sangkap na ating pong gagamitin, gagamit po tayo ng tinadtad po na bawang, mga isang kutsara po, isang medium size po na sibuyas, hiwa-hiwain lang din po natin ng ganyang kalalaki, at mga 2 to 3 tablespoon po na tinadtad po na luya at 1 teaspoon po na turmeric powder. At gagamitan din po natin ng 1 teaspoon po na dinurog na paminta, isang beef cube po na ganito, at ito pong 1 cup po na long grain rice. Hugasan po natin siya bago po natin siya ihalo. At lalagyan din po natin ng nilaga na po ito, bali na itlog po ng pugo. Kung wala po kayong itlog ng pugo, pwede nyo naman pong gamitin ay yung pong itlog ng manok. At lalagyan din po natin ng mga 5 to 6 cup po na water or tubig. At gagamit din po tayo ng mantika para po sa ating paggisa. 1 to 2 tablespoon po na mantika, at ito pong patis, lalagyan din po natin, yan pong bali ating pinakapampalasa. Kung ayaw nyo po ng patis, eh, pwede nyo naman pong gamitan ng asin. At ito pong bali pinrito na po na garlic po ito, optional lamang po ito, kung wala naman po kayo ay okay lang. Bali ilalagay po natin ito kapag naluto na po lahat ito. Ngayon po ay umpisa na po natin ang ating pagluluto. Kumuha lamang po tayo ng malalim po na paglulutuan na ganito. At pagka mainit na po, lalagay na po natin ng konting mantika. Mga isa dalawang kutsara pong mantika. Pagkatapos po niyan, lalagay na po natin itong ating luya muna. Po, ito pong ating bawang. Ito pong sibuyas. Hintayin lamang po natin na maluto po itong ating mga nilagay na sangkap po, tulad po itong sibuyas at yung pong luya at bawang. Bigisain lamang po natin ito sandali. At kapag nagisa na po natin itong ating mga sibuyas, bawang at luya po, pwede na po natin ilagay itong ating baka. Lamang po natin hanggang sa mag-brown po itong ating baka. Tatakpan po lamang po sa sandali niyan. At kapag nag-brown na po itong ating baka, pwede na po nating ilagay ito pong ating beef cube. Dudurog din po yan na pusa. Ganon din po itong ating isang kutsarita po na
turmeric powder. Pwede na rin po natin ilagay itong ating paminta. Ilagay lamang po natin yan. Pagkatapos po, pwede na rin po natin ilagay itong ating libro o tuwalya po ng baka. Haluin lamang po natin siya. At pagkatapos po, lalagyan na po natin ng mga isang kutsarita po o isang kutsara po na patis para po manuot na po yung lasa niya. Haluin lamang po natin ito. At pagkatapos po nito, pwede na po nating lagyan ng tubig po. Po. At atin lamang po itong pakukuluan. Pagkatapos po, pag kumulo na po siya, ilalagay na po natin yung ating bigas. Tatakpan po muna natin siya. Hintayin po muna natin siyang kumulo. Ayan na po. Kumukulo na po ito. Atin na po ilalagay ang ating bigas. Lamang po natin siya. At atin po siya muling tatakpan yan. At huwag lamang po natin siyang kalimutang halu-haluin paminsan-minsan para po hindi dumikit yung bigas dun sa ilalim po niya. At medium heat lamang po ang ilalagay po natin sa ating lutuan. Huwag po masyadong malakas ang apoy. Ngayon po, hintayin po natin na lumambot po yung ating bigas na inilagay. Ito na po siya. Hahalu-haluin lamang po natin siya para po siguradong hindi po dumikit yung bigas dun sa ilalim. Ayan po. Hintayin lamang po natin hanggang sa maluto po yung ating bigas na inilagay. Minsan po, depende po sa bigas na ating gagamitin. Meron pong bigas na maalsa. Meron naman pong bigas na hindi maalsa. Kung gusto niyo po na malapot ang inyong goto, nasa sa inyo po yun. Pwede niyo pong bawasan ng tubig, o kung gusto niyo naman po ng madaming sabaw, ay pwede niyo naman din pong dagdagan ng tubig. Ayan po, hintayin pa po natin maluto yung ating bigas. Tatakpan po muna natin siyang muli. Ito na po siya at naluto na po ang ating goto. Ayan na po. Bali natin, plahan ko na po siya. Dadagdagan ko na po siya ng patis. Ngayon po, ang huli po natin gagawin, ihahalo po natin itong ating itlog po ng pugo. Lamang po. Hintayin lamang po siya kumulo ng sandali niyan. At pagkatapos po ay atin na po siyang hahanguin. Ito na po mga kaibigan, naluto na po itong ating goto. Ngayon po, atin na pong ibubudbod itong pinrito po na garlic. Lagyan naman po natin siya dyan sa ibabaw. Ayan na po. Hanggang sa muli po mga kaibigan, maraming pong salamat.